Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig na araw ngayon. Okay, balitang balita sa ating bansa, nagdeklara na si Grace po ngayon lang na handa raw siyang lumipat sa minority sa Senado kung tatanggalin nila si Tito Soto sa pagiging Senate President. No? Okay, ano ba ang basa natin dyan? Kung titignan natin, si Grace po ay bahagi ng majority noon nakaraang Senate. Tapos ngayon, kapapanalo, isa lang siya sa mga nanalo ng mga independent. No? So, alam naman natin lahat na yung oposisyon laba na lumaban sa slate ng mga bataan ni President Digong ay nasiro lahat. No? So, eto si Grace po, number 2. Ang basa natin dito, mga kapatid, ang ginagawa nito ni Grace po ay pumuporma na siya para sa 2022 election. No? Masyado napakaaga, pero kasi nakita niya na yan, no? Yung void ng leadership ng mga oposisyon. Wala nagre-representa sa oposisyon, maliban doon sa Liberal Party, na mga remnants na yan ng mga datauhan ni Pinoy na nagkawatak-watak na at sumemplang nga, no, yung dalawa sa pinakapinuno na ng Liberal Party na tumakbo noong nakaraang eleksyon, si Maroas at saka si Bam Aquino, ay hindi nakapasok, no. So may void ng leadership at nakikita ni Grace, akala niya ay pwede siya na yung mamuno kasi si definitely ang basa niya kay Robredo hindi kayang tapatan kung sino man sa 2022 yung ipanlalaban ng partido ni Digong, no? Kung si Guman yan o si Bilyarman yan o si yung kanyang anak na si Sara. Anyway, napakaaga, no, katatapos pa lang ng eleksyon ng pagporma ni Grace po bilang gusto niya ipakilala na ngayon pa lang na hindi na siya bahagi ng majority. Okay, kahit naman hindi niya i-declare yan, actually si Grace po nung nakaraan eleksyon, tama, malakas yung name recall niya, no? Kasi ganoon naman, no? Ang nangyari kasi noon, sinabi ni Digong, huwag iboto yung 8 derecho. Hindi naman talaga binoto. Pero ganoon pa man, sa mga kandidatong sinuportahan ni Digong, meron naman siyang yung talagang yung sinolid niya lang yung support. Si Bongo, si Bato, at saka si Tolentino, no? Yung iba, the rest, kanya-kanya na kayong apila sa tao. Pero definitely, ang gusto lang ng Digong, masiro yung 8 derecho. At yun nga ay naganap, no? Tapos pumasok yung kanyang mga malalapit. Ngayon, etong 12 na to, sa ngayon, sa 12 pumasok, mukhang ang unang bumaliktad lang, eto si Grace po. Nakakuha siya ng number 2. Pero hindi ibig sabihin yan na may clout ka talaga politically. Ang ibig sabihin lang yan, hindi ka na-identify na 8 derecho o kalaban ni Digong sa napakalakas na Pangulo ng Pilipinas, napakatindi ng political power ni Digong sa botante. At nirecognize na yan kahit na ng mga oposisyon ngayon na talagang napaka-popular ni Digong. Kaya lang, iba pa rin yung pagtanggap nila sa ibang isa po sa Pinayan. No? So dito na tayo. babaliktad na to si Po. Siyempre, hindi naman niya kapartido si para saan pa na nakuha niya. O kung si Po lang yung aalis dito sa 12 nanalo. 11 na yun. Ay papasok yan sa mayorya. Diba? Pati si Lito Lapid, si Bong Revilla, majority ang papasukan yan. So kung majority ka na nga, at si Tito Soto ay hindi naman miyembro ng PDP Laban na partido ni Digong, at hindi rin miyembro ng Hugpong na partido naman ng kanyang anak na si Sara, malamang talaga matanggal sa leadership ng Senado. Hindi naman loyalty ang leadership ng Senado. Ang Senado
ang nagiging leader yan, yung kung sino yung mayoriya ng mga senador, kung saan sila partido. Ngayon, dahil dito, ililine up na ni Grace po ang kanya sarili sa minority na hoping na siya yung magiging mukha na oposisyon. Bakit siya mag-oposisyon? Kung poporma siya, natatakbo siya balang araw sa 2022, eh pinoporma na niya. Malabo kasi siyang. Siya yung mag-standard bearer ng administrasyon. Ang dami kasi. Okay, isa-isay natin kung sino yung mga posible mag-standard bearer ng administrasyon sa 2022. Yung pampresidente, si Cynthia Villar, na number one. Maraming pera, number one sa Senate. Ngayon, talo si Grace po. Siyempre, yung kanyang anak, si Sarah. Di ba? Hindi nyo maitatabi yan na ang posibilidad na popularidad ng ama ay masalin niya kay Sarah. At saka yung ginawa niya sa hugpong, nakaikot na siya sa buong Pilipinas, naranasan niya na kung paano yung national campaign. At siyempre, si Bongo. So may tatlo silang standard bearer. Dito sa kasalukuyang nagtatangka na lumipat sa Grace po, eh kahit sino itapat, Kiko man yan, di ba? Si Kiko, Pangilinan, si Drillon, at saka tong Vice President, si Vice President Lenny Robredo, eh walang panama yan sa magiging standard bearer. So sa tapatan-tapatan. Eh hindi naman pasok na standard bearer si Grace po. Kaya ang malaking pagkakataon niya para maging makatakbo ng oposisyon na merong machinery, etong siya yung mag-standard bearer ng oposisyon. Sa isip niya, akala niya, kaya niya, pag lumipat ba sila ni Soto, o magtangay pa sila, siya ba magiging Senate Minority Leader? O paano yung mga apat na natitirang Liberal Party? Eh ano pa yung mga yon? Alam niyo yung pagkakaiba ng mga ibang politiko sa Liberal Party, masyadong may sariling pananaw sa buhay ang mga Liberal Party na hindi nakabatay sa katotohanan. Eh ang isip ng mga yan, malakas sila, ganun. Kahit apat na lang yan, hindi yan papayag na magpa-under kay Grace po. Okay? So makikita natin yan. Pero ang tingin ko rito, kung si Grace po yan ang binabalak niya kaya siya mag-minority, sa akin palagay, at this stage early, napaka-aga ng iniisip na ni Grace po yung 2022 election. Kasi nung in-interview siya, ang sinabi niya lang, pag tinanggal niyo si Soto, lilipat ako sa kabila. Eh ganun, normal yun . Pag majority ang nakuha, yun talaga, alam nga namang nanalo nga kayo sa eleksyon, tapos hindi nyo pa rin kukunin yung Senate Presidency. Imposible naman yun. So majority na nga yung panalo, eh na-expect mo na yun. Yung mga katagang ganyan, ay pagpoporma yan para sa 2022 presidential election. Ngayon, kung yan yung way ni Grace po, eh masyado siyang maaga. Masyado siya nagpapahalata na atat na siya na tumakbo sa 2022 election. Baka kay Cynthia Villar hindi siya manalo. Popularidad, talo na siya. Sa pera, sa machinery, may sariling partido yung si Cynthia Villar. Nationalista party. At ang support ni Digong, tsak. Pero hindi nagdedeklara pa. Si Grace po masyadong atat. Dapat natututo na siya sa karanasan ng mga nauna pa sa kanya na maagang nagdeklara. No? Hindi niya naman siya nagdedeklara, pero itong mga movement na to na bigla kang lilipat sa minority block o sa oposisyon para lang, dahil wala lang, hindi mo lang dun lang sa battle of leadership, talaga naman ganun. Kung nasa majority na at ayaw mong pumasok sa majority, minority ka nga lang. Ang problema mo, yung minority, Liberal Party ngayon. At ang Liberal Party, may hallucination yan.
na mataas yung support nila sa masa, na sila, eto nga, ang pananaw nga nila, kung bakit sila natalo, di ba? Kulang pa sa edukasyon yung masa, kulang pa sa edukasyon yung mga botante, kaya lang sila natalo. Hindi nila tanggapin na marami silang pagkakamali sa kanilang mga political na, yung napaka-arugante ng pakikitungo nila sa Pangulo ng Pilipinas na to. Pwede naman kasing opposition ka, napakinggan ka ng tao, hindi ka ng kontra. Okay? Hanggang sa muli po, Political Arathlis.